At dahil aakat nga tayo ng nyog, ay magbabayad muna tayo ng piso. Charot! Dahil mataas nga ang nyog at hindi naman tayo sanay umakyat sa ganito kataas, ay mag-sign up the clause muna tayo para lumayo ang demonyo. Charot! At habang umaakyat nga ako, ay dinaan ko na lang sa pagkembot ang sobrang kaba ko. At hindi lang kabog sa dibdib ang nararamdaman ko, pati tuhod ko ay naninigas na. Pero kailangan ang takot ay labanan dahil wala namang ibang makakagawa nito kundi lamang ako. At kapag ikaw naman ay sumubok umakyat sa matataas na puno tulad nito, ay huwag na huwag kang titingin sa baba dahil lalo ka lang malulula. At nang makarating na nga ako sa itaas, hindi lamang nangangalay ang tuhod ko, pati na rin ang itlog ko. Charot! Ang pinakadahilan pala kaya ko to inakyat ang nyog na to ay dahil sa marami niyang patay na bunga. Dahil nga ang bagong bagyo na si Leon ay nagbabadya na. At nakakatakot dahil hindi mo pansin at baka lumakas ang hangin ay mahulugan ka ng bunga. Pag nagkataon, baka magkita kayo ni San Pedro nang di mo inaasahan. Charot! At habang nasa itaas ako at unti-unti ko nang tinatanggal isa-isa ang mga bunga, ay sumasabay sa saliw ng hangin ang puno na aking inaakyatan. Kaya parang lalabas na ang puso ko sa dibdib ko sa sobrang kaba. Charot! Pero mas mainam na nakuha ko ang mga bunga na ito dahil kami ay makakagawa ng mas maraming mantika. Parehas lang kasi kapag gagawin mo itong kopya na pag iyong ebenenta ay bibili ka rin ng mantika. Kaya mas maganda na ikaw na lang ang direkta na gumawa. At sa pagkakataon nga na yan ay pinagpahinga ko muna ang aking tuhod at braso dahil nga sobra na ang pagkakangawit ko. At dumagdag pa sa problema itong mga langgam na itim na pumapasok na sa aking damit. At laging punterya ay aking singit. Charot! At na ang langgam ay nagumpisa ng kumagat ay tiniis ko lamang ang sakit at kumapit pa ako sa puno nang mas mahigpit. At nang hindi ko na talaga kaya ang pangangalay ng aking paa ay pinagpapalit-palit ko muna dahil baka ang sunod na lumagapak ay ako na pala ang bumagsak. Wag naman sana. At may napansin lang ako sa nyog na ito dahil wala nang kasunod na bunga na magaganda. Ang mga putot o ang maliliit na bunga ay unti-unting nangamatay na. Ang dahilan siguro ay ang pagsisiga namin katabi ng puno na ito. Nagsisiga kasi kami kadahapon bilang pantabo sa demonyo, sa lamok pala. Ililipat ko na lang sa ibang lugar ang pagsisiga, baka sakaling bumalik ang magaganda niyang bunga. At mas okay din talaga na makuha ang mga bunga dahil pag nagkatay ng native na manok, ang panggata ay nakaredy na.